kambing. Ganda na lang lapot. Ano? Kare-kare. Okay na po, yung ating imbutido, Batangas style. Magandang araw ulit mga kabayan, at tayo po ay magluluto ulit ng limang putahe. Order po ito, balikbayan from UK ni Sir Harry and Raquel Taneo ng Sabanglipa City. So sila po ay balikbayan at ipagluluto natin sila ng limang putahe. Magluluto po tayo ng 20 pieces na embutido. Tapos meron po tayo dito ang karne ng kambing, 3 kilo, gawin po natin kaldereta. Tapos magluluto rin po tayo ng 50 pieces na pork barbecue. 2 kilong crispy pork kare-kare. At magluluto po rin po tayo ng sotanghon with garlic sa bilao. So ito pong 3 ay prepare na natin ngayon para bukas ay dire-diretso yung ating luto. At ito po ay matagal-tagal gawin yung ating embutido. Andito po yung ating mga gagamitin. Ipin-prepare ko na. Kaya meron po tayo dyan pasas, pickles, bawang, kalamansi, tomatoes, pineapple juice, toyo, ketchup, Worcestershire, tapos ay asukal na pula, paminta, suka, hotdog, at saka yung itlog. Para po tayo dire-diretso na. So, umpisahan na po natin. Marinate natin itong ating pang barbecue, itong ating pang kaldereta, at gawin na natin yung ating pang embutido. So bago po tayo magtimpla ay atin munang lagyan ng suka itong ating ano, kalderetang kambing, yung karne ng kambing. Tapos lagyan din po natin ng asin. At uhugasan po natin yan. Para po mabawasan yung anggo. Kahit hindi masaed, basta mabawasan lang yung anggo. Umulan ah. Umulan mga kabayan. Sobrang init sa tanghali, tapos umulan naman ngayon, yung gabi. Kaya napaka-init, napaka-balas. Ayan. Ang nagpapaanggo po kasi dito yung dugo, kailangan matanggal natin yung dugo, tapos huhugasan uli natin yan. Banlawan natin. Mga 3 banlaw hanggang sa pumutla, o hanggang 4-5 banlaw hanggang po pumutla. Okay na yan, ganito po dapat ang magiging itsura. Yan, medyo maputla na siya, wala nang dugo. Ayan, timplahan po natin para mamarinate na natin. Maglagay tayo ng kalamansi dito sa ating ano, pang pork barbecue. Tapos bawang. Dito naman po sa ating pang kaldereta, maglagay tayo ng pineapple juice. Tapos maglagay po tayo dyan ng Worcestershire.
po natin ang toyo. Tapos dito naman, maglagay din po tayo dito ng toyo sa ating pang ano, pang barbecue. Paminta. Paminta. Lagay po tayo dito ng brown sugar. Filipino style barbecue. Lagay po tayo dyan ng ketchup. Lagyan po natin ng pickles itong ating pangkaldereta. Tapos, haluin lang po natin. Yan, tapos, haluin din po natin yung ating pang-barbecue. Para nakamarinated na po ito at bukas, tutuhugin natin tapos iihawin natin. Ayan, okay na po itong ating pang-barbecue. Tsaka yung ating pang-kaldereta. Pwede natin po itong ilagay sa malinis na lalagyan na may takip tapos ilalagay natin sa ref. Para sigurado hindi siya masisira. Yan, timplahan din po natin yung ating embutido. Maglagay na po tayo ng itlog. Pickles. Pasas. Paminta. Brown sugar. Asin. Toyo. Ketchup. Tapos maglagay din po tayo ng harina. Keso. Haluin lang po natin para mabalot na natin. Yan, okay na po ito. Pwede natin balutin at atin na lang i-steam. Yung balutin po natin yung ating embutido. Meron na po akong sinalad din nila dahan. Pinarefer ko ito kanina. Yung ating ginayat na hotdog, margarine, at saka yung ating panale. Abaka. Yan, maglagay lang po tayo ng margarine sa dahon. Tapos takal tayo. Isang tasa. Ating embutido mixture.
talam lang po natin ang hotdog. Sabit na. Tapos yung ating panali, talian po natin sa dulo. So nandun yung dulo ng ating ano, mixture. Siksikin po natin para maganda ang pagkakaluto, pagkaka-steam. Tapos talian po natin sa gitna. Tapos sa kabilang dulo. Meron na po tayong isang piraso. Ganun lang po, paulit-ulit. Hanggang sa maubos nating balutin lahat. Yeah, tapos na po natin balutin. Atin lang pong ititrim. Trim natin yung magkabilang dulo. Natapos din. Magawa tayo ng hindi pa natin nabibilang. Bilangin na lang natin. Mga mahigit po itong 20. Nasa mga 23 to 24. Gaya. Salansa na po natin dito sa ating steamer. Gamitin natin yung medyo maliit nating steamer. Kasya naman po yan dyan. Para ma-steam na natin. Takluban lang po natin ang dahon. Para maganda po ang pagkaka-steam. Takip. Buhayin natin yung apoy. Yan, steamin po natin to sa loob ng 2 oras. Balikan po natin pagkalipas ng 2 oras. Yan, 2 oras na may gito nakalipas, mga kabayan. Patay na lang, pinatay ko na ang apoy. Hahanguin na po natin yan para mapalamig natin. Para po bukas, piprito na lang natin. Bango. Ganda ng ating luto. Tama. Yan, mga kabayan, bukas na po natin tutuloy ang luto at siguro ay diretso muna tayo ng palengke. Bibili tayo ng ating pang crispy kare-kare at saka yung pang iba pa natin gagamitin bukas. Palamigin na ho natin to para bukas piprito na lang natin. Magandang umaga mga kabayan at galing tayo sa palengke. Sumaglit po tayo bumili ng jimpo at saka ng iba pa nating kailangan.
Mag-umpisa na ho tayong magluto. Prepare na lutuin na natin yung ating mga orders. Yan, meron tayo din yung limpo. Gawin natin yung crispy pork kare-kare. Pina-slice na natin. Ang ganda lang ating limpo. Shout out ulit sa ating tropa dyan sa palengke ng Lipa. Hugasan lang ho nating maigi. Para tayo makapag-umpisa na makapagsalang. Yung ating limpo. Salang na po natin yan. Sabawan natin at ipo papalambutin. Tiplan lang po natin ang asin. Saka paminta. Lang po natin ang asin at paminta. Hindi na po tayo maglalagay ng ibang pampalasa dyan at gagamitin po natin ang kaldo nyan. At takluban lang po natin. Dito naman po sa kabila ay nag-init din tayo ng kawali. Salang tayo dyan ang ating kalderetang kambing. Lagay na po tayo ng mantika. Margarine. Maglagay na po tayo ng bawang. Luto-lutoy lang po natin yung bawang. Pagkatapos, maglagay tayo ng sibuyas. Marami-raming sibuyas. Pagluto na po yung ating pangisa, hulog tayong tomato sauce. Lagay po natin yung ating minarinated na kambing. Haluin lang po natin maigi. Tapos ating tatakluban. Lagay po natin sa medium heat para hindi masunog yung ilalim. Palambutin po natin yan. Salang po tayo dito ng ating chicken. Ayan. Timplahan natin ang asin. Pansahog po natin yan sa ating sotang hon with garlic. Takip. Palambutin po natin para manitnit natin mamaya. Habang pinapalambot po natin yung ating mga ano, magtutuhog tayo ng barbecue natin para mamaya maihaw ni Kuya Kain. Ate, binabad po kagabing barbecue. Oh. Ganda na. Babad na babad.
Yan, ganyan lang po ang pagtutuhog. Kailangan meron taba sa unahan. Buksan po natin to. Malambot na. Tamang-tama na po ang lambot nito. Hahanguin na ho natin itong ating jempo. Lagay natin sa strainer para maprito na po natin yan. Papalamigin muna natin tapos piprito natin. Gawin natin crispy. Kare-kare. Gayatin lang po natin yung ating pangkare-kare para mamaya pag naprito natin diretso na. Mainit pa. Prito po natin dito yung ating pang ano. Kare-kare. Yan na. Pwede na po itong ating jempo. Crispy na yan. Balik natin sa strainer. At tapos pwede na po tayo magprito dito ng embutido. Dito yung ating embutido. Prito na natin. Nag-umpisa na ho tayo mag-ihaw din eh. Abang iniihaw, papahidan ho na rin natin yung ating pinagbabaran. Para hindi po titigas ang ating barbecue, dahan-dahan siyang maluluto. Anguin na po natin. Okay na po ito. Madali lang po ito maluto. Mga 5 minutes. Magkabilang side. Pag nag-iba na ho yung dahon, yung parang ano na siya, ganyan, luto na ho yan. Brown na yung dahon. Haluin din natin yung ating kalderetang kambing. Testingin natin. Konti pa. Maligat pa. Maligat-ligat pa. Maya-maya pa ho ito na konti. Thank you.
Okay na po, yung ating embutido, Batangas style. Testing po ulit. Yun, malambot na. Pwede na po tayo maglagay dito ng patatas and carrots. Lagay din po tayo ng liver spread. Tapos aromatic, dahon ng laurel. Haluin lang po natin. Tapos, takpan po uli natin. Ayan natin lumambot yung nilagay natin gulay. Saka natin lalagyan pa ng ibang mga sangkap. Bango. Yo, malambot na po ang patatas. Carrots. Yo, malambot na rin. Maglagay na po tayo dyan ng bell pepper. Tapos, keso. Tapos maglagay din po tayo ng hot sauce. Paanghangin natin ng konti. Haluin po natin. Lasa ko ay iininin na lang po natin to. Ininin lang po natin ng konti. Pakuluin pa natin. At titikman natin mamaya. Patitikman natin kay Bochong Charap kung quality na. Okay na po yung ating kaldereta, oh, mga kabayan. Tinikman ni Bochong Charap, eh, quality na raw. Quality na, Bochong Charap. Quality! Charap, lambot na. Hanguin na po natin. Oh. At di po natin masyadong iigay na sauce nito. At ang sarap ng sauce niyan. Pangit naman pagka-dry na dry siya. Hanguin na natin. Ito na ho yung ating kalderetang kambing. Blanching po tayo dito ng gulay ng kare-kare. Nagpainit tayo ng tubig at nilagay natin ng asin. Unahin po natin itong sitaw. Hanguin na ho natin yung sitaw. Pwede na yan. Tapos yung talong naman. Nilagang talong.
Tapos yung pechay naman. Po itong ating pechay at saglit lang natin ito i-blanch. Pag nainitan ng kaunti, okay na yan. Half cook. Luto po tayo dito ng sauce sa kardare. Yung ating kabale, maglagay tayo ng mantika. Gawa muna tayo ng sweaty oil. Magdita na po tayo ng bawang. Pag mabango ng bawang, maglagay po tayo ng unsweetened peanut butter o giniling na mani. Dalawin lamang po natin yung ating giniling na mani. Bango. Tapos maglagay po tayo ng glutinous rice flour. Giniling na bigas na malagkit. Ilagay po natin yung ating kaldo. Yung pinagpakuluan natin yung po kanina, yan, sinala ko na ito. Para diretsong lagay na lang yan. Salaan na ho yan. Ahaluin lang po natin to. Tintay natin siya lumapot. At mamaya, pag makaba, saka tayo magdadagdag ng kahit konting asin. Pero may lasa na po yung ating kaldo, kaya baka hindi na tayo maglagay ng asin dito. Kaya lang po kasimple. Kare-kare sauce. Okay na po itong ating sauce, oh. Hindi na po tayo nagdadagdag ng pampaalat at malasa na yung ating kaldo, yung mga umalat. Okay na yan, oh. Ganda na lang lapot. Lagay na po natin sa ating crispy pork at saka gulay. Lagyan natin ng sauce. Yan ho ang ating kare-kare. Crispy pork kare-kare.
Salang po tayo dito ng sotanghon with garlic. Ilagay na po tayo ang mantika. At gagawa ulit tayo ng aswete oil. Tapos, mag-isa na po tayo ng bawang. Gisahin lang po natin maigi yung bawang para mabango ang ating bawang. Sibuyas. Isa po natin yung ating giniling, pork giniling. Lulutuloy lang po natin yung ating pork giniling. Lagay din po natin yung ating chicken, hinimay na manok. Simplahan na po natin. Lagay na tayo ng paminta. Chicken powder. Lagay po tayo ng konting asin. Mamaya natin dadagdagan pag kulang pa sa alat, di po tayo gagamit ng patis. Tapos yung ating kaldo ng manok. Dagdagan lang po natin ng konting sabaw pa. Takpan po natin at ipukuluin at ihuhulog natin ang sotanghon. Natin yung ating sotanghon. Masarap tatanong kung anong brand. Anong brand? Sapporo Long Pao. Balaan po natin na madaling maluto. Ito na, lagay na po tayo ng gulay. Haluin lang po natin at yung gulay na lang lulutuin natin dito. Madali lang po maluto yung peche bagyo. Carrots. Ating sotanghon.
Halika na lang natin ang toasted garlic sa ibabaw. Umuwi na natin. Lagay natin sa bilao. Din po natin. Ayan. Lagyan po natin ang toasted garlic. Tapos, lagyan natin ang sibuyas, onion leeks. Ayan, tikling wrap na lang po natin yan, ang ating sotanghon guisado with garlic. Ayan, mga kabayan, naluto natin yung limang putahe na paluto ni Sir Harry and Raquel Taneo, balikbayan from UK. At ito po ay di-deliver natin sa Sabang. Dapat po ay 11 AM ay nasa Sabang tayo. Nandito yung sotanghon with garlic. May kasama na po yung kalamansi, kalderetang kambing, ang ating kare-kare, na may kasama na rin bagong alamang, ang ating pork barbecue. Yan, nilagyan po natin yan ng foil sa dulo. Tapos ito yung ating imbutido. So yan, marami pong salamat at shout out po ulit Sir Harry and Raquel Taneo ng UK. So sa mga gusto pong magpaluto ay message lang po kayo sa aming Facebook page. At pag available po ang date ay kayo po ipagluluto ko. O, hanggang dito na lang tayo mga kabayan at dapat ay madeliver na natin to. So marami pong salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mga video. Ingat po lagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Thank you, sir. Ayan, si sir, balik-balik from you. Kaya nasa kayo 2023 pa kayo nung March nag- kailan po kayo dumatay? 18, March 18. Sige, thank you, ma'am. At, mabalik pa yata rin kayo, ingat po lagi. Masin lang po kayo. Pag-ganyan. Salamat po. Happy birthday po na eh. Ingat po. Yo, meron na lang tayo ng bagong koleksyon. Yo, thank you sir, thank you. Thank you sir,